Kamusta guys, for today's video, we are going to game test kung okay pa ba ang lumang Intel HD graphics as well as ito sa dekadang taon na video card na GTX 630 at itong GTX 650 na video card. Tatlong category games na susubukan natin, isang FPS, mobile game at RPG. Umpisa na natin. Unahin muna natin sa onboard graphics. Ang gamit ko dito ay i7 na may Intel HD graphics 4600. Dito sa Valorant, low settings lang tayo malalaro mo siya. Pero below 30fps na agad siya kahit wala pang in-game character na kalaban. Kita nyo naman merong low FPS warning sa top right side ng screen. At mararamdaman mo yung stutter o lag, lalo na kapag pumupunta ka sa area na may complex scenario. Sunod naman dito sa Dota 2, isang dekada na nakalipas meron na ganitong game. Pero tuwing may bagong patch at may bagong content sa game, lalo ng mga update sa skills ng mga hero, tumataas din ang system requirements ng laro. Dati, kayang-kaya ng Intel HD Graphics 4600 yung Dota 2. Pero ngayon, low settings playable siya. Pero kapag nagbitawan na ng skills ng mga hero, sobrang lag ng screen mo panigurado. And panguli ay itong Genshin Impact. Graphics hungry din tong laro na to, pero kaya naman ng Intel HD graphics natin. Lowest settings below 30fps. Okay siya gamitin pag doing quest ang mainstream mo. Pero kapag madalas nasa party ka, medyo malag siya dyan ka mahirapan kang iwasan yung mga skills ng kalaban. Kaya di ko rin talaga marirecommend ang onboard graphics. Kaya kabitan natin yung PC ng Nvidia GPU. Ito ang ikakabit ko guys, MSI Nvidia GT630, HDMI VGA DVI port, 2GB video card siya guys, GDDR3 128bit. Hindi na kailangan ng 6pin o 8pin to guys, plug and play, kabit na natin siya at i-download ang driver niya sa Nvidia website. Nag-auto-install naman yung driver basta may internet ka, pero madalas lumang version yun. At based sa manual driver search ng Nvidia, parehas lang ng driver yung GT630 at yung isa nating video card niya GTX 650. I-download lang natin yan at install. Pero kapag ayaw gumano ng latest driver, click nyo lang sa description yung link nilagay ko yung stable driver ng GT630. Minsan ayaw kasi ng latest due to certain reasons katulad ng Windows version build niya o compatibility ng GPU. Sa Valorant low settings pa rin tayo, below 30fps pa rin siya. Pero wala ng FPS warning niya. Hindi naramdam yung stutter pero medyo delay yung response ng screen per click o hover ng mouse mo dahil mababa frames per second. Malalaro mo siya pero not in competitive way, lalo na pag ranked games. Sa Dota 2 naman, stable siya sa 30fps low settings na may animated portrait, high quality water with 100% screen render quality ng game. Playable siya sa GT630 natin, pero kung madalas ranked games ka dito, mas maganda mas mataas na video card gamitin natin. Kasi kapag nasa clash ka o marami skills sa screen, maglalag yung nilalaro mo at mahirapan ka makaiwas sa skills ng kalaban. At pangatlong game itong Genshin Impact. Mas playable na siya kumpara sa onboard graphics. Low settings pa rin siya pero smooth na ang gaming experience sa laro na to. Hindi na siya nag-i-stutter kung nagagamit ng skills at mas responsive na yung kada hover ng mouse natin sa 360 view ng in-game character natin. Sunod naman ay kabit natin itong mas mataas na video card. Ang gagamitin ko ay Asus GTX 650 na video card, 2GB VRAM, 128bit GDDR5. Meron siyang HDMI, VGA at DVI port. Sa top side naman ay kailangan niya ng 6-pin GPU power connector para gumana. Ikabit na natin sa PC at game test. Sa Valorant high settings tayo, easy-easy lang sa video card natin na GTX 650. Above 60fps yung frame rate niya. Ito yung masasabi kong recommended FPS ng mga shooting games. Mas mataas sa 60 kaya kung Valorant ang game mo, ayos pa rin gumamit ng lumang video card. Sa Dota 2, kayang-kaya din, nag-setup ako ng medium to high settings
para ma-achieve natin yung above 60 FPS na frame rate as well as maganda pa rin ang texture quality ng heroes at buong map display ng laro. And sa Genshin Impact, smooth and stable siya sa medium settings 30 FPS, which is ayos na yan since PBA game ang laro. At what items niya ay napaka-balance na hindi tumataas sa 60 degrees. Overall, ang masasabi ko kung bibili kayo ng ganitong mga lumang GPU, iwasan natin yung GT 630. Kasi alas kaunti lang idadagdag nyo, makakabili ka na ng GTX 650 na video card na may magandang quality sa mga games. And salamat kayo sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin ng game test sa iba pang mga video cards.